Sa edad na 14, hindi na nakakakita at lumuwa ang isang mata ng dalagita sa Masbate. Nagsimula lang daw ito sa pagkirot pero dahil walang pampagamot ay hinayaan na lamang nila hanggang sa lumala. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ang hirap kapag hindi nakakakita, di ba? Paano pa kaya para sa isang bata mula Masbate? Bukod kasi sa hindi nakakakita ang isa niyang mata, ito ay nakaluwa pa. Ganito ang nangyari sa kaliwang mata ni Bea, 14 anyos. Taong 2021 ang indahin niya ang araw-araw na pagkirot ng kanyang isang mata. Pero dahil walang kakayanang magpagamot, ay binaliwala lang nila ito. Hanggang sa kaparehong taon ay tuluyan na ngang lumuwa at nawala ng paningin ang kaliwang mata. Pina-check po muna nila dun sa, siyempre, probinsya po, sa albularyo. Wala pong nangyayari. Dinala na nila sa sa provincial hospital ng Masbate po. At doon nga po, sabi daw po ng doktor na kailangan daw po na madala sa Maynila para maoperahan yung mata niya. Ang pagluwa ng mata ni Bea ay tinatawag na proptosis. Ayon sa espesyalista, maraming posibleng dahilan ang pagkakaroon nito, tulad ng pagtubo ng bukol sa likod ng mata. Kaya may mga sintomas na dapat bantayan. Usually makikita mo yan dito sa taas, no? 'Di ba yung itim na part ng mata natin, nakadikit siya doon sa parang pinakatalukap. Habang lumuluwa yan, pwedeng umaangat siya, no? So nagkakaroon ng kulay white doon sa taas ng itim na part. So yung pag lumalabas na yung white na yon, maari po ang mata natin ay unti-unti na pong lumuluwa, no? Number one yun, no? Kabilang din sa sintomas ang pagkaduling at paglabo ng mata. Nangangamba naman si Bea na baka madamay pati ang kanyang kanang mata. Ayon kay Doc, posibleng mangyari yan. Kaya kinakailangan na masuri siya agad ng espesyalista. Kung gusto nating ibalik sa normal, no, yung size niya, kailangan muna nating gawan ng mga imaging tests, no, yung mga MRI, CT scan, no, para makikita natin kung pwede bang, kung meron talagang mas sa likod, pwede bang aalisin lang yon at iiwan yung mata? Depende, no? It will depend kung ano yung lalabas dun sa mga CT scan or MRI na pagagawa dun sa patient. Pang-apat sa pitong magkakapatid si Bea at tanging tatay niya lang ang naghahanap buhay sa kanila. Kaya si Bea may panawagan. Sana po may tumulong sa akin dyan na mabait po, na makabalik na rin po ako sa pag-aaral ko. At sana po maoperahan na to kasi gusto ko na talagang bumalik sa pag-aaral ko. Kaya hindi na ako bulihin ng matao dito. Sa mga nais tumulong, maaari po kayong magpadala sa detalye na nasa inyong screen. Mobile Journal, Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.